Hello. Ito na naman po ang inyong ininyerong guro. So, doon sa mga previous na mga videos na ginawa ko ay nagbigay ako ng mga tips kung paano natin paghandaan yung mga higher mathematics, halimbawa ay calculus. Ngayon, magbibigay ako ng support doon sa aking mga nasabi. Ngayon, pag-uusapan natin yung factoring. So, kailangan para makasurvive ka sa mga higher mathematics ay dapat mahusay kang mag-factor ng mga polynomials. So, ngayon, bibigay ako ng mga techniques on factoring at sana ay masundan nyo yung ating gagawin. Okay, katulad nga ng nasabi ko, para makasurvive ka sa mga higher mathematics, halimbawa ay calculus, ay dapat ay marunong ka o mahusay ka sa pag-factor ng polynomials. So, magbibigay ako ng mga techniques in factoring polynomials. Halimbawa, meron tayong tinatawag na factoring by the general common, greatest common factor, o yung GCF. And then, factoring by difference of two squares. Yung isa naman is factoring by grouping. Group natin. And then, factoring by quadratic equation. Kung saan, ax squared plus bx plus c, di ba, yung quadratic equation. Or in doon sa unang technique ay kapag yung a natin is equal to 1, and then yung pangalawa naman is paano kapag yung a mo is greater than 1, o yung ibig sabihin yung coefficient ng numerical coefficient ni x squared. Okay? And then factoring by the sum and difference of two cubes, na yung nasa form siya ng a cube plus b cube or a cube minus b cube. And then factoring by the sum and difference of the form. So, paano kapag mas mataas na yung kesa 3, yung kanyang, yung kanyang exponent? So, a to the n plus b to the n or a to the n minus b to the n. There are still other, other techniques or other methods para makuha natin yung factor such as, pwede kasi makuha ng factor by, by synthetic division. So, saka natin pag-usapan yun. Okay. So, tingnan natin yung factoring by the GCF. Paano yung pagkuha ng greatest common factor? Dati, tinuturuan na tayo kung paano kumuha ng GCF, right? So, ngayon, titingnan natin dito sa mga sample problems na to. Halimbawa, meron tayong, ito ay factoring by GCF. So, mag-start na tayo. Nakatago. Yan. Factoring by GCF o yung kanyang GCF, greatest common factor. Halimbawa, meron tayong problem number 1. We have here 8x plus 4. And ano yung GCF kaya nito? Yung pwedeng sa bawat term. So, ang GCF natin dyan ay 4, right? So, meron tayong 4. For example, so ilalabas natin yung 4, right? So, that will be, ilan na lang natira dito? We have 2x plus 1. So, yan na yung kanyang factor. Na kapag i-multiply mo to, dinistribute mo to, mabalik siya dito sa form na to. So, 8x plus 4. Yan. So, number 2. Okay, so paano kapag ganito? 4x cube plus 2x squared. Ano kaya sa tingin niyo yung kanyang GCF? Ito, ano yung GCF ng numerical coefficient niya? Siyempre, kukunin mo na to kasi multiple siya. So, 2, di ba? And then, ito. Itong mga literal coefficient. Okay? Titingnan niyo kapag pareho sila ng base, kukunin niyo yung kanyang lowest. Kasi yun, siyempre, magne-negative na yung ating exponent kapag ito yung ginamit natin. So, kukunin natin yung lowest. So, that is x squared. Right? Such that, ilan na lang yung natira dyan? 2x na lang, di ba? And then, nilabas na natin yung 2x squared dito. So, 1. Nakuha niyo. Eh, pagka i-multiply mo to, magiging ito din yung sagot. For example, 2x squared times 2x. So, 2 times 2 is 4. And then, 2 plus 1 is 3. Ganun din dito. And so, that's factoring by GCF.
And then, sige, isa pa, para nang sa ganun masanay. So we have, if we have, bawa, meron tayong 4x cubed, yan, plus 2x squared, plus 2x. Ano sa tingin nyo? O, tatlo to. Titingnan nyo dito, ano kaya yung kanyang GCF, yung numerical natin? 2, di ba? So, kung meron tayong 2 dyan, and then, ano yung GCF nito? Sabi ko kanina, kung pare-pareho namang base yan, kukunin nyo yung pinaka-mababa. Okay? So, ano yung pinaka-mababa? X, di ba? Ngayon, that will be, ilan na lang natira to? 2x squared, kasi kituha na natin yung isa, plus x. Tama? Kasi kapag kayo minultiply natin yung 2x dito, times x is 2x squared. Plus 2x, nilabas na natin yung 2x, that is 1. Eh, nakatago. Yun. Ayan yung tamang sagot. Okay? So, ayan. So, paano nga ulit? Ito, ang kanyang GCF, kung titingnan natin yung ating numerical coefficient, yung numerals, 2, di ba? 2, 2, 2. Okay? So, kanyang, of course, ang kanyang GCF ay 2. Ayan. Pagkatapos, ano naman yung literal coefficient? Sabi ko kanina na kukunin nyo yung pinakamaliit na exponent. So, anong pinakamaliit na exponent dyan? 1, di ba? So, inilabas na natin. Such that, kapag pinag-multiply nyo lahat ito, ito yung magiging sagot din niya. Nalilito ba kayo kung paano kumuha ng GCF ng ano, ng mga numbers, given such numbers? Sige, kung gusto nyo, balikan natin. Although, meron namang ang akong mga video kung saan makukuha yung GCF natin. Sige, para lang ano, ma-review kayo. For example, meron tayong, katulad ng bawa nito, paano natin nakuha yung 2? For example, if we have here 2, 2 at saka 4, ayan. So, ano natin? Ano yung kanyang multiple dito? 1 times 2, di ba? Ito naman, of course, 1 times 2. And then yung isa is 1 times 2 times 2. Okay? Ayan, yung ating GCF. Ah, sorry. Ayan, ito yung ating... Pagkatapos, titingnan nyo kung ano yung pinakamataas na ano na multiple. Isama natin yung 1 para ano, yan. Okay? So, yun yung ating GCF. Ibig sabihin, 1 times 2. Ito yung ating GCF. Sorry. So, ibaba natin. 1 times 2 times 2. For example, ayan. Ito yung ating LCD ah. Ang LCD natin is 4. Pero ang GCF natin, is equal to 2. And ibig sabihin yung GCF kung saan yung kumpleto. Ngayon pagka pinagsama-sama mo lahat sa baba, ganyan din yung kanyang LCD. Okay, maliwanag. Yun. Ngayon, puntahan natin yung factoring by the difference of two squares. Buruin natin. Paano naman yung factoring by difference of two squares? So, okay, so we have here factoring by difference of two squares. So, if we have here a squared plus b squared, that is actually the product of the sum and difference of the two terms. So, that is a plus b multiplied by a minus b. Okay, so halimbawa meron tayong, sige nga, magbigay nga kayo ng example. Meron tayong x squared minus 81. So, napaka-importante dito na, na alam nyo yung inyong mga yung multiplication table. And so, etong dalawang to, kung titingnan natin, these are perfect squares. Right? So, para makuha natin, titingnan natin if this is our a. Ito yung a squared natin. Ha? So, tingnan natin. E, ang a squared natin is equal to what? X squared. So, ang kailangan natin makuha is yung a. So, the square root of x squared. So, therefore, ang a natin is x. Diba? So, tingnan naman natin yung b squared. Ang b squared natin is equal to what? 81. So, ang b natin is square root of 81.
such that ang B natin is, ano sa tingin nyo? 9, di ba? So, therefore, ito, yan, gagamitin natin itong formula na yan. So, we have x minus 9, okay, and then x plus 9. So, yun na yung kanyang sagot. X squared minus 81 is equal to x minus 9, x plus 9. Or pwede naman magkabaliktad, x plus 9 times x minus 9. Yun. So, tingnan natin. Kita tayo ng example number 2. Nasa tingin nyo. Paano kapag kaganto? We have yan, 9y squared. 9y tuloy. 9x squared. Sige, gamit tayo ng x squared. 9x squared minus 4. Yan. 4y squared. So, dito, sa part na yan, ano yung ating x squared? Nasa tingin ninyo. It is 9x squared, di ba? So, ano yung a natin? Ang a natin is square root of 9x squared. Or that is, our a is equal to what? Nakatago na. Our a is 3x, right? Eh, ang b squared natin, ano yung b squared natin? Ang b squared natin is yung kabila. 4y squared. Ano yung b natin? Ang b natin is square root of 4y squared. And that is, ano? Plus natin. That is 2y. Yeah. So, that is actually 2y. Yun na nakita. O, basta 2y yon. Ngayon, guys, ano to ngayon? Magiging, that will be equal to 3x minus 2y and then 3x plus 2y. Ganun lang. So, ang kailangan ninyong makuha is ano yung a mo, ano yung b para ipapalit mo dun sa a plus b, a minus b. Yan. Gusto nyo pa isa? Isang example. Sige, burahin natin to para may space tayo. Kapag ka dito kasi sa writing file, ay kukunti lang yung ma-ano natin. O, oh, ito. Sige. Number 3. Sanayin natin yung number 3. For example, number 3, if we have here 4 minus y squared. Yan. 4 minus y squared. Ano ulit yung ating, consider natin ito na a. Ang a squared natin is equal to, baka mamaya, nasanay kayo na yung a lang is variable, ay yung, ay literal. Pero hindi po. Depende kung nasaan yung position niya. So, that will be 4, right? Such that, ang a mo is square root of 4. Or that is 2. Eh, ano yung b mo? Ang b squared mo is equal to y squared. And then, yung b mo is equal to square root of y. Okay? And then, meron tayo, ang b mo ngayon is equal to y. Square root of y squared. Yan dapat. So, ayan, matain nyo na. Anong sagot natin? 2 plus y, tama? And then, 2 minus y. Ayan. Ngayon, guys, huwag nyo lang ilimit yung mga, ano, hindi ko alam, wala sa mga books ito, kasi sa mga books, kailangan, parang ang nakita ko dun is mga perfect square lang. Pero, kailangan ba talaga na perfect square lang? Wala naman siyang sinabi na kailangan perfect square, di ba? Ang ano lang is the sum and difference of two squares. For example, if we have here, magbigay ako ng halimbawa, y squared minus 3. Ayan. Hindi mo na ba pwedeng i-factor yan? Using the difference of two squares? Pwede, di ba? Kasi kung titingnan mo, gagamitin mo lang yung principle niya. Y, sorry, ang ating a squared, ano yung a squared nyo? Ang a squared mo is equal to y squared. Okay? Kasi baka mamaya sabihin mo, wala ng factor yan. Eh, may mga problem, malimbawa, na kailangan makancel yung nasa ilalim or makancel yung nasa taas. Ganyan. Eh, yan yung kanyang, yan yung pwede mong process. O, sige, ituloy natin. Ang a natin is equal to, ano, square root of y squared. So, therefore, ang a mo is equal to y. Mga ganito, hindi, pinapakita ko lang ha, pero actually pwede nyo na siyang matain.
pwede nang mentally ay pwede niyo nang maisulat yung sagot. Kasi alam kong kayang-kaya nang i-ano yan, kunin agad. Pero gusto ko lang para for the sake ng mga hindi masyadong nakakaintindi. So, b squared is equal to 3. Ayan. So, ano yung b mo? Of course, that is square root of 3. Ayan. So, therefore, yun na yung b mo. Pwede natin ilagay dito na we have y plus square root of 3. Ayan. And then, y minus square root of 3. Okay? Nakuha. So, tingin nyo ba pagka i-multiply mo to ay hindi siya babalik dito? Babalik yan. Babalik yan. Kasi, for example, oh, sige, multiply natin. Para nang sa ganun, ano, ma-prove natin, ha? Kasi baka mamaya sabihin ninyo, oh, hindi naman ganyan yung nasa libro, eh. Pero, kailangan lang natin is, i-apply natin yung principle. O, oh, sige, subukan natin i-apply kung, subukan natin i-multiply kung hindi siya mag-i-equal doon. O, oh, sige, multiply natin y squared times y squared, y times y. Y squared, di ba? Y times square root of 3. So, the negative square root of 3, y. And then, ito naman, square root of 3 times y. That is positive square root of 3y. Right? And then, negative square root of, positive square root of 3 minus square root of 3. That is negative 3. So, you notice, ito at saka ito, kakancel na. Ano natira? Y squared minus 3. So, ganun din siya dito. Pareho lang. And, eh, sir, pwede pala na ano, pwede pala ma-factor yung halimbawa ay x minus ano, x minus 2. Of course, technically pwede. Yun. So, maglagay. Ah, dito na nga lang isulat natin. Technically pwede. Anong magiging factor niyan? So, actually pwede nyo siyang matayin. That is square root of x minus square root of 2. And then, square root of x plus square root of 2. O, yan na yung factor niya. Pag minultiply mo to, mabalik siya dito. And, kailangan ba perfect square yun? Hindi naman. Kung gagamitin talaga natin yung ating formula. Ayan. Alam kong marami tataas ang kilay, pero pwede po yun. Okay, so nakatapos na tayo ng dalawang technique. Ano nga yung una? Factoring by GCF, and then the other one is factoring by the difference of two squares. Ngayon naman is factoring by grouping. So, paano yung factoring by grouping? Ginagamit ang factoring by grouping kapag meron na siyang tatlo o apat or more than na ano na mga polynomials within certain ano within a certain function. So, dapat then na meron ka ng alam doon sa mga ibang mga techniques. Halimbawa, difference of two squares. Kasi baka mamaya, nung grinup mo sila, ay pwede pa silang i-factor out. Yon. Sige. Tingnan natin yung mga examples. Halimbawa, meron tayong... Ano nga yun? Sige, mag-isip tayo ng problem. If we have here... Nako. Okay, so natapos na natin yung dalawang technique, di ba? Yung factoring by GCF and then factoring by difference of two squares. Ngayon naman ay punta tayo dun sa number 3, which is factoring by grouping. So in factoring by grouping, igugroup mo lang yung polynomials. So ginagamit ito kapag mga 3 or more than na yung terms sa isang polynomials o isang function. At dapat ay meron ka na rin alam na ibang mga techniques. Kasi, for example, baka mag, nung grinup mo sila ay pwede pa siya, pwede pang i-simplify into, pwede pa siyang ma-factor. Yun. So, magbigay ako ng isang example. So, halimbawa, meron tayong example number one. If we have here x cubed plus 3x squared, yan, halimbawa, plus 4x plus 12. So, napaka, ilang term ito? 1, 2, 3, 4. There are 4. Ngayon, i-group natin sila. Pa natin i-group? I-group natin itong isang to. Yan. And then,
Masyado palang malalapit. I-group natin itong isang to. Ayan. So, plus 4 yan, ha. Ngayon, balikan natin yung factoring by GCF. Ano yung GCF nito? Sa tingin ninyo, x squared, di ba? So, ilabas na natin yung x squared. And then, ano natira? X plus 3. Right? And then, ito, ano yung GCF niya? Wala namang x ito, di ba? Ito, numerical coefficient lang. Pero ano yung GCF ng 4 at saka 12? 4. Okay? So, meron tayong plus 4. Ilabas natin yung 4. Ano natira dito? X plus 3. So, ngayon, kung titingnan nyo, common na yung ano, parang pinaka GCF na nito. Multiple na siya eh. X plus 3. May x plus 3 din dito. So, ilalabas na natin yon. Common yun eh. So, meron tayong x plus 3. Ano na lang natira? Na, ang natira ay x squared plus 4. Ayan. So, kung titingnan nyo, ito na yung kanyang sagot. Ito na yung factor nung x cubed plus 3x squared plus 4x plus 12. Ayan. Sige, gusto nyo pa ng isang example? Hanap pa tayo ng isang example. Bibigay pa ako ng isa. If we have here, sige, x cubed minus 3x squared plus 2x, paghiwa-hiwalay natin para masyado makita. Plus, minus 6. Ayan. So, nang gagawin natin? Subukan natin. I-group natin to. O, separate na nga natin para sa ganun ay mas kita nyo yung ano na madistinguish yung problem at saka yung solution. Plus 2x minus 6. So, what we will do, i-group natin to. And then, i-group din natin ito. Ayan. So, ano yung GCF ulit nito? X squared, di ba? Sabi ko sa inyo, dapat marunong na kayo sa, meron na kayong alam doon sa other technique. So, ano natira dito nang nilabas natin yung x squared? X lang. And then, ito, nilabas natin yung x squared dyan, kaya yung negative 3 lang yung natira. Okay? Ito naman, ano yung natira dito? Ay, ano yung GCF niya? 2 and 6. Of course, 2. So, positive 2. And then, ano natira dito? X minus 6. So, that pagka... Ay, x minus 6 tuloy. Nilabas na natin yung 2 eh. So, ilan na lang natira dito? 3. Kasi kapag ka pinag-multiply mo yung 2 times negative 3 is negative 6. O, kung titingnan nyo, pareho to, di ba? So, ibig sabihin, common. Yan na yung pinaka-GCF niya. So, x minus 3, therefore, nalabas natin yung common. Ano natira dito? X squared, di ba? X squared plus 2. Ayan. So, yun yung kanyang, ano, yun yung isa. That's problem number 2. Okay? So, tingnan natin yung iba pa. Adjust natin para isa lang yung pinagsusulatan natin. For number 3, yung bibigay ako ng number 3. Example number 3. Yan. So, if we have here x cubed plus 3x squared minus 4x minus 12. Okay. So, anong gagawin natin? I-group ulit natin siya. So, i-copy na nga lang natin para ma-distinguish yung problem at saka yung solution. 3x squared minus 4x minus 12. So, i-group natin. I-group natin itong isa dito. And, i-group din natin itong isa dito. Yun. So, ano mangyari? Lalabas natin yung, ano yung factor kaya nito? Ano yung GCF niya?
Di ba, wala namang numerical coefficient ito, kaya yung literal coefficient lang. Pero ang kanyang exponent ay 3 at saka 2. So, kukunin mo yung pinakamaliit. So, we have x squared and then, ano pa? Ano na natira dito? That is x plus 3. Tama? Ito naman. Ayan. Kung titignan yun, negative sila, negative. So, ibig sabihin, parehong mong ilabas yung negative. So, ano yung GCF nito? 4, di ba? 4. Ngayon, ano natira dyan? X. Okay? Pagkatapos, nung kinuha mo yung 4 dyan, ilan yun natira? 3 na lang. Pero, titignan mo, ano yung kanyang sign? Di ba dapat plus to? Para kapag pinag-multiply mo to, negative times positive, negative yung sagot. Okay? Ano napansin ninyo? Eto, common na yung x plus 3. Di ba? Ilabas natin. So, we have x plus 3. Yan. And then, ano natira? X squared minus 4. Okay, so yan na yung factor niya. Pero, may twist. Titignan niyo to. Pwede pa tong i-factor out, di ba? Ano yung factor out? Ano yung factor niyan? Difference of two squares, di ba? Kung ito yung a squared mo, ito yung b squared mo, ano yung a mo? X, di ba? Ano yung b mo dito? Square root of 4 is 2. So therefore, ang magiging sagot mo dyan is, sige, sabayan niyo ko, x plus 3. Pagkatapos, ano yung factor nito? X plus 2 and then x minus 2. Ayan. So, sa grouping, possible na gagamitan mo siya ng several technique. Diba? Ang ginawa lang natin doon sa una, grinup lang talaga natin. Pero, yung ibang ano, ibang procedure ay ginamitan natin ng other factoring technique. Yun yung sabi ko sa inyo kanina, di ba? Na dapat meron na kayong alam na other factoring technique. So, after mag-group natin, kung papansinin ninyo, halimbawa ito, ayan, kinuha na natin yung GCF. Right? And then, ganito din. Dito din, sa nangyari dito, inilabas na din natin kasi common yung ano, yun yung pinaka-GCF niya. After that, mapapansin ninyo dito sa ating na kung titingnan, hindi pa siya simplified, ginamitan natin siya ng difference of two squares. Yun. So, yun yung pangatlong technique na isishare ko sa inyo. So, punta natin yung pang-apat.